Bakit nga ba mahal kita? Kahit na sinasaktan ang damdamin ko. Di mo man ako gusto, ito pa rin ako nagmamahal ng tapat sa iyo. Mga linya sa awiting Pinoy, na punong-puno ng damdamin, damang-dama mo ang pagmamahal. Ganyan tayong mga Pinoy, baliw na baliw tayo sa ating pagmamahal. Lahat ay ibubuhos, lahat ay ibibigay para lamang sa kanyang minamahal. Ba ang tamang gawin ng pagmamahal? Pag-usapan po natin sa videong ito ang kakaibang uri ng pagmamahal ng Pinoy. Kahit na sinasaktan, kahit na binubudyak, kahit na ginugulpi, nagmamahal pa rin ang tapat. Ang kulturang Pinoy, kakaiba sa buong mundo. Ito ang ating tatak. Punong-puno lagi ng emosyon, lalong-lalo na sa usaping pag-ibig. Madaling mabiktima, madaling maloko. Kung umibig, bigay na bigay, lahat ay gagawin para lang sa kanyang minamahal. Kaya marami tayong nababalita ang hindi magagandang nangyayari sa mga Pilipina, sa mga kababayan nating Pinay na umibig sa ibang lahi, pero meron din namang nagkataong pinalad siya na makakuha ng totoong magmamahal sa kanya. Marami rin namang ganon, pero marami rin na sawim palad sa pag-ibig. Ganon din naman sa mga lalaki, pero ang nangyayari nga lang kapag hindi nasuklian ang tamang pagmamahal din, ang ating pagmamahal na ibinibigay, doon na tayo nagkakaroon ng problemang malaki. Kasi puro emosyon ang ating pinaihiral. Iba ang pagmamahal ng Pinay. Iba ang pagmamahal ng Pinoy. Talagang ibibigay lahat. Kaya doon tayo nagiging biktima ng hindi magandang sitwasyon kapag ang iyong minahal ay hindi nagsukli ng tamang pagmamahal din. Kapag ikaw ay inabuso, napakahirap nating kumawala sa ganong sitwasyon. Kasi na umiiral sa atin yung faith, yung baka sakaling magbabago pa siya, baka sakaling mamahalin rin niya ako, pero hindi tamang paniniwala ang sabihin natin na ipagdarasal ko na balang araw mahalin mo rin ako. Kasi ang pagdarasal para sa akin ay umiipikto lang yan sa iyong mapagmahal na puso. Kung sino yung nagdarasal, siya lang ang nakakaramdam noon dahil siya ay may magandang kalooban. Pero yung ipinagdarasal mo, kapag talagang ganun ang trato sa iyo, ganun ang pagtatanging ginagawa sa iyo, ganun ang pang-aabusong ginagawa sa iyo, napakahirap mabago yun. Kaya sa ating mga Pinoy at Pinay, doon tayo talo kasi puro emosyon tayo. Hindi na natin binabalansi. Dapat kasi sa atin ay reason din ang gagamitin natin. Sa ating sa buhay pag-ibig natin, hindi dapat puro emosyon na lang. Hindi ka dapat umasa na merong himala. May himalang mangyayari sa iyong pag-ibig. Ano nga ba ang mga tunay na dahilan kung bakit hindi tayo makahulagpos sa ating mga relasyon na kahit alam nating wala nang pag-asa na maging matagumpay ang pagmamahal na iniaalay mo, pero patuloy pa rin tayong
umaasa, patuloy pa rin tayong nananalangin na sana'y dumating ang araw na ikaw ay mahalin din. O sana magtira tayo ng kahit kunti para sa sarili natin. Huwag puro emosyon. Isipin mo rin na kailangan mo ang reasons para hindi masayang ang buhay mo, hindi masayang ang panahon mo sa iyong minamahal. Ang una-una nating mga dahilang mga Pinoy kung bakit tayo hindi agad makawala sa isang masalimuot at magulong relasyon dahil sa ating kultura. Kasi may ang ating kultura kailangan, kung saan sabi nga nung mga matatanda, kung saan tayo nadapa, doon tayo babangon. Kaya naging hanggang sa mga usaping pag-ibig, idinadawit natin ang ganung kasabihan. Kung saan tayo nadapa, doon tayo babangon. Pero ang totoo lang yan, ang tamang ano yan, natural yung literal na kung saan ka nadapa, siyempre doon ka babangon. Unless na nadapa ka sa ibabaw ng bangin, sigurado mahuhulog ka. Kapag ikay buhay pa, doon ka babangon sa ibaba. Kaya tayo ay nawawala na rin ang ating dignidad kapag tayo sinasalaula na binubusabos na tayo, pero nandun pa rin tayo nagmamahal lang tapat sa iyo, sabi nga sa kanta. Kaya lang ay di nasasayang ang iyong panahon, nasasayang ang buhay mo. Pangalawang mga dahilan kung bakit hindi tayo makawala, ang economic side, dahil takot siya na subukan ang buhay sa labas, subukang makipagsapalaran, dahil ang iniisip niya ay wala na siyang mapupuntahan, wala nang pag siya ay nakipaghiwalay, wala nang mangyayari sa buhay niya dahil yun lang ang inaasahan niyang kanyang kabuhayan. Kaya hindi nahihirapan tayong kumola sa isang maling relasyon. At isa pang mga dahilan ay ang mga ugnayan, ang mga links. Kasi kapag tayo may mga anak na, ay yun lagi ang isa nating idinadahilan na kawawa naman kung magkakahiwalay kayo, iiwanan mo. Sa akin medyo sa side na yun ay lumalambot din ang aking puso sa mga ganong ano, ay nauunawaan ko ang mga ganong mga kadahilanan ng taong hirap makawala sa isang relasyong hindi na tama. Naawa ako sa kanilang kalagayan dahil sa sitwasyon na ang pinapahalagahan pa rin nila ay ang mga anak. Kahit na nga siya ay, sabi nga doon sa kanta ay, kahit na sinasaktan ako, ito pa rin ako nagmamahal ng tapat sa iyo. Sa atin pong lipunan ay maihihambing din natin ang ating kabaliwan pagdating sa ating pagmamahal. Dahil sa nalalapit na ang panibagong eleksyon, hindi ko maiwasang hindi mabanggit o hindi maiugnay ang topic nating ito sa eleksyon. Dahil nga sa kahit na sinasaktan ako, ito pa rin ako nagmamahal lang tapat sa iyo. Ganyan tayong Pinoy. Kahit alam na natin na binabalasubas na tayo ng mga politiko, ay bulag na bulag pa rin tayo sa pag-idolo sa kanila. Hindi ko malaman kung nasaan ang ating mga utak
sa ganun. Sa mga ganung alam mo naman na pansariling interest lamang ang hangad niyang mga politiko na yan. Pero talaga makikipagpatayang ka sa pagtatanggol kahit alam mong pera lang ng bayan ang hinahangad ng mga yan. Kahit alam mong kinabukasan mo na at ng mga anak natin ang nakataya, naroon pa rin tayo nagmamahal ng tapat sa politikong yan. Kaya sana ay maliwanagan tayo na huwag tayong magmahal ng tapat kahit na sinasaktan tayo. Hindi po ano yun, pandrama lamang po yan, pero pa sa tunay na buhay, hindi po natin dapat pinangangatawanan o ginagawang tutuhanan o tinututuo natin ang ganong drama ng buhay. Nakasalalay po ang ating kinabukasan, kinabukasan ng bayan. Huwag po tayong magpakatanga at ang mamahal. Kasi meron ka pang naghihintay ng magandang bukas. Basta maging matatag ka lang at gawin mo yung tama. Pairalin mo ang rason para magawa mo yung tamang desisyon. Hindi yung puro emosyon na lagi mong ipinagsisiksikan sa isipan mo na papaano na kapag wala na siya. Hindi po, kalimutan na po ninyo yung ganun. Kapag ilang ulit ka nang binugbog, ilang ulit ka nang ginulpi, ilang ulit ka nang iniwanan, talagang ganun po yun ba? Ganun pa ulit-ulit lamang yun. Magbabago lamang po yan kapag yung kalakasan niya ay wala na. Doon na maririnig yung iyong dasal. Kaya lang, huli na. Hindi mo na natamasa yun, magandang buhay. Kaya lang, hindi rin naman natin masisisi yung ano. Kahit pa paano ay sa bandang huli ay nagkaroon pa rin ng forever. Pero mas maganda kung habang maaga, dahil ang buhay kailangan ay ninanamnam kunti lamang panahon natin dito sa mundo. Kaya namnamin mo. Maraming salamat po at sana'y naibigan ninyo ang topic po ito. Sana'y mangyari pong sa mga hindi pa nakaka-subscribe po. Subscribe po ninyo ako para sa mga susunod na video ay maabisuhan ko kayo. Click lamang ninyo ang notification bell. Maraming salamat po.